Ano ang mga dapat gawin pag nalubog sa baha dahil sa bagyong Karina ang motor mo? Ang ultimate goal natin para sa motor na nalubog sa baha ay mapaservice ito sa isang qualified technician as soon as possible. Kaya ang mga hacks na ito ay pang first aid lang para mapigilan ang further damage habang hindi mo pa nadadala sa service center or CASA. Una, huwag paaandarin ang motor. Inspeksyonin ito at tanggalan ng mga debris o dumi na sumabat dito. Pwedeng magsanhi ng sunog ang mga ito kapag pinaandar na ang makina ng motor. Pangalawa, hugasan agad ang iyong motor gamit ang malinis na tubig at bike detergent o kaya Joy dishwashing liquid. Patuyuin ng mabuti gamit ang chamois or microfiber cloth. Ang tubig baha ay mabilis makapagpakalawang ng mga metal parts gaya ng sprocket, chain, cambucho o shock absorbers. Kung available ay mag-apply ng chain lube sa kadena at WD-40 naman sa mga hinges at turnilyo. Kung inabot ng baha ang CDI, ECU, battery, sensors, o gas tank ay hanggang dito na lang ang iyong gagawin at dapat na ipahila mo na lang ang iyong motor papunta sa motor shop o kaya ay magpa-home service na lang sa mahusay na mekaniko. Pangatlo, buksan ang drain plug at i-drain ang engine oil. Iwasang gumamit ng air compressor para palabasin ang lumang langis dahil ang compressed air ay may moisture na pwedeng mag-cause ng damage sa loob ng makina. Huwag itatapon ang used oil sa drainage. Pwede mo itong isalin sa lumang container at ibigay sa kahit saang gas station para ma-dispose ng maayos. Lagyan ng bagong langis ang makina. Ang suggestion ko ay gumamit muna ng mumurahing langis o kahit monograde lang. Kung ang motor mo ay may oil filter ay palitan na rin ito. Kung scooter ang iyong motor ay mas mabuti kung palitan mo na rin ang gear oil. Pang-apat, kung nalubog ang air box ay huwag i-start ang motor nang hindi napapalitan ang air filter. Siguraduhin din na malinis at tuyo ang loob ng air box. Sa mga standard na motor ay nasa ilalim ito ng right side panel o kaya ay sa ilalim ng upuan. Panlima, ang CVT assembly ng mga belt-driven scooter ay madalas nasa bandang ibaba, sa tabi ng gulong sa likod kaya ito ang usually unang nalulubog sa baha. Dahil umaasa sa friction ang drive belt para mag-transfer ng power sa gulong sa likod, ang CVT assembly ay dapat lagi malinis at tuyo, para sa maayos na operasyon nito. Kapag madumi ang loob nito, ang motor ay magkakaroon ng drag o belt slippage sa acceleration. Pero mas advisable na ipalinis na lang ito kapag narating na ang service center dahil ang pag-disassemble nito ay kinakailangan ng specialized tools at professional mechanical skills. Pang-anim, hugutin ang spark plug connector at siguraduhin na tuyo ito bago ibalik. Kung nalubog ang starter motor ay mas mabuti na gamitin na muna ang kickstart lever kung mayroon. Pero watertight naman ito dapat kaya kung wala kayong kickstarter pwede rin naman gamitin ang electric starter, kung sa palagay mo ay hindi naman nabasa ang loob nito. Pampito, ngayon ay pwede mo nang i-start ang makina. Ipa-idle ng ilang minuto tapos e-revolution ng bahagya para may bomba palabas kung may tubig man na naiwan sa loob ng muffler. Kung sigurista ka ay pwede mong palitan ulit ang langis bago sakyan ang motor papunta sa service center. Ang mga DIY hacks na ito ay hindi kailangan ng advanced mechanical skills at kayang gawin ng kahit sinong motorcycle owner gamit ang basic tools na provided ng dealership sa bawat unit. Kung hindi ka familiar kung paano gawin ang mga steps na ito ay pwedeng konsultahin ang iyong owner's manual.